Ito mga kalingap, si Ate Imelda, na kung saan, yan, kumbaga ay nagsisika para maitaguyod ang kanya pong anak. Ang kanyang anak na si Baby, ano nga? Bilog? Baby Sandra? Ayan si Baby Sandra. Ayan si Baby Cassandra. Ayan po. Kumusta naman ate ang ano, kumusta na ang buhay mo ngayon? Yung pang mga pag naglalako po ako sinasabi po nila, pinanood po nila yung vlog mo. Opo, yung vlog mo. Ano naman ang pakaramdam mo, napapanood nila? Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman po. Marami pong nagtaang, ganun na pala ang buhay mo. Kasi po dati, maano po naman po ang buhay namin nung nakakapagpadala yung dati. Pero noon po talaga, nagtitinda ako sa school. Nagtitinda po kayo sa school. Ngayon, hindi na nagpapadala yung tatay niya, no? Ani, naalala po siya noong December, pagkatapos ng Christmas party, pinadala po siya kay sa baby. Mabuti naman na alala si baby. Ayan. Ate, tanongin kita, ate. Mula nung ikaw ay nablog ko rito sa inyo, ano yung, ano, mayroon bang pagbabago kahit konti? Lalo na po sa pagkain namin. Maayos na po yung pagkain namin. Sarap po yun. Paano mo nasabing maayos yung pagkain ninyo? Nakakakain na po. Umaga hanggang. Minsan po, ano, higit na po sa tatlo yung pagkain namin. Dati? Minsan po, kasama na po, dalawa lang, isang po, kasama na yung almusal sa tanghalian. Oo. Tama, ibig sabihin naman ate yung, kasi ito yung pangatlong pagbablog ko sa iyo, ibig sabihin ay may maganda namang resulta. Opo. Salamat naman, ano. Salamat. Yan. Kumbaga ay salamat kasi yung nakilala ko kayo, nakapag-vlog ako sa inyo. Kumbaga ay laging pagpapala rin pala ako. Salamat ate, ano. Ano po yung daan? Ano ba? Nagkaroon kami ng maraming biyaya. Yan. Sa akin, naalala siya ng tatay niya. Si Nanay Imelda na nagtitinda lamang ng suman para buhayin ang kanya pong mga anak. Si Nanay Imelda na kung hindi man siya nagtitinda ng suman, siya po ay gumagawa ng paraan. Kagaya na lamang din po ng pagniniyog. Mahirap po ang kanila pong buhay. Mahirap po ang kanilang pinagdadaanan. Kung inyo pong napanood sa una pa lang ng bahagi ng vlog ni Pastor J. Morelos Ulan. At sa simula nang sila po ay natagpuan ng kalingap sa pamamagitan ni Pastor J. Kagaya ng katanungan niya, ano ang sabi niya? Simula ba nang kayo ay matagpuan ko o maiblog ko? Sabi ni Pastor J., ano ang sa tingin nyo kahit papano, kahit kakaunti na nabago sa inyong buhay? Ang sagot ni Nanay Imelda, anong sabi? Nakakakain na sila ng maayos. Kumakain sila ng at least 3 beses sa isang araw. At hindi lamang yan. Marami ang nakapanood dun sa video na yon na inilabas, na ibinilag ni Pastor J. Morelos. At dahil dito, marami ang natutuwa. Marami din ang nagpapaabot ng tulong. At hindi lang yan, nabanggit pa. Nalaman daw ng kabarangay ni Nanay Imelda ang ginawa pong pagtulong ni Pastor J. At ito po ay nagpapasalamat sa kanya. At ito din naman ay binanggit ni Pastor J. Hindi ba? Napakasarap pong isipin na sa kabila ng lahat ng mga kaabalahan natin sa buhay, yung mga pinaggagawa ng iba, ibang direksyon, subalit ito pong si Pastor J ay nananatili sa kanya pong pagtawag, hindi lamang bilang pastor, kung hindi para i-reach out ito pong ating pong mga kababayan na nangangailangan sa pamamagitan din naman ng kalingap. Walang issue itong sila Pastor J. Bakit nga naman magkaka-issue pa eh, kung alam niya naman kung ano ang katotohanan at kung ano ang nararapat. Hindi ba? Dapat ganun po ang ating pong pinamamarisan. Kaya sa mga oras na ito, dun sa mga hindi pa po nakakapanood ng kabuuan ng mga video ni Pastor J. Morelos Vlog, bisitahin po natin ito. Alam natin na hindi ganun kalakihan ng kanya pong views. Subalit ito po ay hindi alintana para siya po ay makapagbigay ng kanyang bahagi sa pagtulong. At naalala ko nga pala, isa din sa dinalaw ni Pastor J, ito pong sila Nanay Gloria.
talaga ng mga first lady o talagang parang prominente ang mga pangalan ng dinadalaw ni Pastor Jay. Isang Gloria at isang Imelda. Si Nanay Gloria, no, nakasama si Ate Alex Librada. Nanay Librada, Alex Librada tuloy. Nanay Librada na talaga namang magkasama. No, sila po yung mga nanay natin, mga lola natin na matatanda. Ang sabi ni Pastor Jay dito kay Nanay Gloria, kay Lola Gloria, "Lola, kaya po ako naririto ay upang mamasko po ako. Ano po ang mairirigalo nyo sa akin?" Yan ang sabi ni Pastor Jay. At alam po ninyo, admittedly, ang iniisip ko ng mga oras na yon, ang sasabihin ni Lola Gloria ay, "Sorry iho, nakita mo na nga ganito ang kalagayan namin eh. Wala akong maibibigay sa iyo. Kumain lang kami ng asin nung nakaraan. No, kapos kami sa pagkain, nahihirapan kami. Kaya wala akong maibibigay sa iyo. Subalit, I was wrong." No. Laging ganun. Magkakamali ako. Tinatanggap ko ang pagkakamali ko at wini-welcome ko kung ano yung tama. Yun ang tama. Kaya nga, ang sagot ni Nanay Gloria ay ipapanalangin niya na lang daw ang mga charity vloggers para mas marami pa silang matulungan. Yun ang pinaka-the best na regalo na ating pong matatanggap sa kanila. Sapagkat wala man silang mga material o pinansyal na bagay na maibabahagi po sa atin bilang ganti, bilang pasasalamat sa ating pong pagtulong sa kanila. So balit, hindi maikakaila na ang pinakamahalagang bagay na kailangan po nating tanggapin ay walang iba kung hindi ang panalangin sa ating pong mga buhay. Panalangin ng mga taong nagpapasalamat. Panalangin ng mga taong ang tanging kayamanan lamang nila, pinakadabes na kayamanan, ay walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon. Yun ang dapat. Hindi lang yan. Si Pastor Jay, siyempre, kapag tumutulong, kapag nagre-reach out ng kanya pong mga tinutulungan, ipinapanalangin. Yun ang nararapat. Malayo sa mga issue, subalit, malapit sa mga tissue. Bakit malapit sa mga tissue? Sapagkat maiiyak na lamang eh. No? Napakasimple. Marami po tayong kababayan na kailangan ng tulong ng kagaya po ng ginagawa ni Pastor Jay Morelos Vlogs. Kaya dito kay Pastor Jay Morelos Vlogs, no? Walang ka-issue-issue. No? Parang itong susunod na pag-uusapan po natin, si Kuya Raymundo Dacoba Vlogs. Kaya, sa lahat ng hindi pa po nakakapag-subscribe yan, bisitahin niyo po ang channel ni Jay Morelos Vlogs at panoorin niyo po ang lahat ng kanyang mga video upang tayo pong lahat ay makatulong maging bahagi sa paglingap sa ating pong mga kababayan naghihirap. At dumako naman tayo rito kay Raymundo Dacoba Vlogs. Nakita po natin si Tatay Luis na maaga pa, nag-building na po. At ngayon po makita natin na nag-building. At umaga. Good morning po sa lahat ng viewers natin dyan at lahat ng mga malinood. And ngayon po makikita po ninyo ay si Tatay Luis ay isang wheelchair pala. Hindi lang pala kampintero na ano. So, salamat po. Ngayon, tingnan po natin. Tanong natin. Ayan, tara, samahan po ninyo kami. Samahan po ninyo ako. Ito si Tatay Luis, oh. Ha? Wilder na. Nadali na yung ilo. Ilan taong ka na, Tatay Luis, nagwi-wilder? Pasulbot. Huwag walang gawa. Nag-wilder po si Tatay Luis. Wilder na talaga. Hindi, inaagaw mo na yung sinuro ng ano. Ah, hindi naman. Magaling pa talaga si Tatay Luis mag-wilding, oh. Mag-wilding, diretso. Sa trabaho lang ako. Di, parang malapit ka na Tatay Luis na maging all-around, ano? Ay, matagal na akong all-around. All-around, builder, pati pag-welding. Talaga. Talagang... Nangungontrata ako, Akaan lukso naman ito, pag gaganto. Nangungontrata ka na lang gayaan? Pero welding. Kadalasan, hindi naman ako nagtatrabaho. Grabe ang lakas ng kuryente, pagbasa. Grabe lakas ng kuryente, ang bitawan. Kaya baliktad din sa ground niyan, kuryente. Kaya may ground siya pag hawak mo. Hey, basa. Kahapon wala ito. Minsan ay pagbaliktad din pagkakabit mo sa kuryente.
Builder na talaga si Tatay Luis. Tibay talaga niyan. Saan? Hagdang po, ginagawa ni Tatay Luis. Di mailas magagbang. Raymundo Dacobe Vlogs. Kung matatandaan po ninyo sa mga nakapanood sa aking channel noon pa, nung bago pa lamang tayo sa Kalingap, maraming beses po natin itong pinuna, binanatan, sa kakaibang pamamaraan. Dahil may mga nakikita po tayong hindi tama noon. Subalit, ang pagkakataon na ito, hayaan nyo pong makabawi ako kay Kuya Raymundo. Na pagkatapos ng istorya sa kanila pong ina na si Lola Damiana, pass forward sa ating pong present day, si Kuya Raymundo Dacobe Vlogs ay naging bahagi po ng Kalingap. Nagtatrabaho. Hindi sumasama sa mga issue. Kagaya din siya ni Pastor J. Morelos Vlogs na gumagawa ng sariling hakbang at lakad. Kahit ubos ang kanyang oras, kahit siya mismo ay salat sa pangangailangan. Subalit, ang pagtawag sa kanya bilang Kalingap, pagiging bahagi niya ng Kalingap ay hindi niya kinakalimutan. Kung siya ay may mga oras para makapag-vlog, para makabisita, para sumama, para mag-scout sa mga kasamahan niyang Kalingap Charity Vlogger, ay ginagawa niya. Pagamat siya po ay may trabaho o nagtatrabaho o may part-time na trabaho, binibigyan niya ng pagkakataon na siya po ay makapag-scout, binibigyan niya ng pagkakataon na siya po ay makadalaw din naman doon sa mga tao na kanya pong binibisita. Kagaya na lamang dito doon sa mag-asawa doon sa kay tatay na iniwan ng mga anak at nanirahan na lang doon sa kabundukan. Panoorin niyo po ang kanya pong vlog na yan. At ganun din naman dito kay Tatay Luis na talaga namang sa kabila din naman ng kanyang edad, hindi naman katandaan. Subalit, siyempre, matanda na rin. Subalit, nagtatrabaho. Nagwe-welding. Akala niya nga ay karpintero lang daw. Subalit, nagwe-welding pa, no? Talaga namang madikit na madikit ang pagkakadikit ng welding ni Tatay Luis na ipinakilala po sa atin ni Kuya Raymundo Dacobe Vlogs. Sana all. Buti pa si Tatay Luis eh. Ibang pandikit ang ginagawa doon sa hagdang para tayo ay makaakyat, para tayo ay magkaroon ng direksyon. Samantalang yung iba, hindi na kailangan ng welding, talagang madikit, no? Ayaw gumawa, ayaw humakbang, gusto laging nakadikit, no? Dikit muna. Ang dami ngayon nakadikit dyan. Ba't ayun yung humiwalay? Ano ba meron? 2024 na. Baka pwedeng makapagawa ka ng sarili mong pagsisikap. No, sa sarili mong pagsisikap, sarili mong pagbablog, huwag dikit ng dikit. Hindi ka naman yung tipo ng welding ni Tatay Luis na kailangan talagang madikit. Kaya dito kay Tatay Raymundo, kay Kuya Raymundo Dacobe Vlogs, nagpapasalamat din tayo sapagkat sa kabila ng halos wala na siyang kinikita sa kanyang live, sa kanyang pagbablog, nagpapatuloy po siya na gawin ang kanyang bahagi na mag-reach out, ipakilala yung mga tao na kailangan din naman tulungan na kagaya nila Tatay Luis sa pamamagitan ng kanya pong vlog. Bisitahin niyo po ang vlog ni Tatay Raymundo upang tayo din po ay makatulong. Mas pinipili na walang issue, mas pinipili na magsarili na lamang kaysa naman magdidikit kayo dyan. At ang kanyang pinupuri niya lang sa pagdikit ay walang iba kung hindi si Tatay Luis. Pastor J. Morelos Vlogs and Kuya Raymundo Dacobe Vlogs, parehas walang issue. Subalit parehas na maasahan at tunay na Kalingap. Yan ang ating pong subaybayan. Muli, maraming salamat sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanila pong dalawa. J. Morelos Vlogs, Kuya Raymundo Dacobe Vlogs, supportan po natin. Subscribe and pakishare na rin po sa inyo pong mga community. Alright? Maraming salamat sa inyo pong lahat and Happy New Year. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.